bakit naman sa titulo natin eh Attorney Trixie in at Thinking Pinoy out. Alam nyo kasi matagal na ho di umano ha na gustong-gusto nito ni Thinking Pinoy mapasok diyan sa PCO. Oo, naalala ko pa yan noon eh. Pinag-uusapan di umano ng mga nasa paligid diyan. Eh talaga ng mga gustong-gusto niya. Tsaka nahalata na ho namin yan nung sa tingin ko lang ha, nahalata ko lang nung panahon na si Mocha ang nilagay na Assistant Secretary for Social Media. Aba, doon na ho medyo yung ingit-pikit na wala. Nandun na ho bigla eh. Bigla ho nagkaroon ng, alam mo yon, pakiramdam ako na may ingit-pikit na nagaganap. So, eh sabi ko nga, eto na, pagkakataon na ni Thinking Pinoy. Oh, todo-todo sip-sip nito, di ba, kay Marcos? Talagang, kasi, sabi nga niya, di ba, eto sabi nga ng mga idol niya, mga naga-idol sa kanya, na yun si Thinking Pinoy, totoong tao yan. Pag may mali niyan, binabanatan niyan. Sure ba kayo yung mali ang binabanatan niya? Baka iba binabanatan niyan. Hindi, sa totoo lang, sabi niya, hindi ah, totoong tao lang yan. Pag may nakita ng ano yan, ikikriticize niyong. Buwe. Nung panahon ni Marcos eh, kahit yung may mali, abay todo sip-sip niyan. Sobrang, kahit to baloktot na, abay todo-todo sip-sip niyan. Oh. Kaya sabi ko, naku. Malamang sa malamang. Maa-appoint ito. Maa-appoint to, sigurado ito. Oh. Eh, ang galing pa naman yan. Ano yan? Mamaru yan eh. Lagi nagmamaru no. Oh, di ba kaya baka ma-appoint yan? Lalo na dyan sa PCO. Although, sabi nga eh, di ba? Sabi nga ni Marcos, President-elect Marcos, dapat professional. Hindi lang dahil sa bayad utang. Yari na tayo. Kailangan daw magaling. Walang-wala talaga, patay kang bata ka. Hindi kasi, alam mo ha, hindi naman ako nagsabi, siya na rin mismo nagsabi ano ba ang background niya sa academics. Di ba? Oh, siya na una, sa kanya ang bibig na unang nangyari, nanggaling ho. O, ano ho ba ang background nito ni Thinking Pinoy pagdating sa edukasyon? At the same time, yung bunganga ho niyan. Yung pagiging marites niyan. Oh, aminado naman siya. Siya na nga mismo nagsasabi. Oh, marites. Yung bubuit. Oh. Eh, gusto niyo ho ba ng isang PECO o secretary na marites? Ang pangit naman ho, no? Hindi, di ba ho? Isipin mo na lang ha. Yung PECO o secretary marites. Chismis. Ano ito? Showbiz? Hindi pa pwede. Sablay ho yun. Kaya nga, it's, eto, this time, palakpakan natin ng todo-todo itong si Marcos at hindi inilagay si Thinking Pinoy. Ha? Grabing palakpakan niya. Ang lupit. Hindi kasi, alam mo, masisira. Ha? Pag inilagay ito bilang isang PCO secretary, abaho, hindi magandang tignan. Masisira na kagad ang imahe ng administrasyon ni Marcos. Diyan pa lang, halatang bayad utang na. Hindi kasi dapat naman talaga yung mga profesional. Yung dapat yung talagang merong alam. Especially ho, eto, ako naman ho, hangang-hanga ho ako pagdating sa mga abogado. Merong mga abogadong tulad ni Robredo. Pero konti lang naman yun. Pero marami pa rin yung abogado talagang napakagaling at napaka-importante na sa secretary na lalo na itong sensitibong posisyon sa PCO ay isang abogado. Oh, ngayon, buti na lang at hindi ho umiral yung loyalty kay Marcos this time, no? Hindi, baka sabihin ninyo, loyal din naman si Attorney Trixie. Oo, loyal din naman si Attorney Trixie kay Marcos, ha? Pero, ngunit datapot subalit,
sobra ho, sobra ho yung kanyang qualification para ho maging PCOO secretary. Napaka, sabi ko sa inyo, ikikwento ko ho nga sa inyo. Pero ngayon, palakpakan lang po muna natin at hindi naman ho na na-appoint pa. Ano kayang sasabihin nito ngayon kay Attorney Trixie, no? Eh kasi remember, nawala din sa Arambola yan. Ay, Attorney Trixie! Bakit nga ba nawala sa Arambola? Aba, aba, aba eh! Huwag natin, atin-atin na lang yun. Hindi, di ba o? Ako nakakatuwa eh. Hindi ko kasi sa totoo lang. Basta ito lang masasabi ko tungkol dyan, ha? Si Attorney Trixie at yung ibang mga kasamahan niya, except si TP. Ang talagang utak dyan sa karambola. Si TP, ano lang yan? Ayoko sabihin, baka sabihin naman nila, masyado ko namang heart. Huwag mo namang sabihin parot, banat bay, masama naman yan. Oh, hindi, huwag mo sabihin parot. Nakakahiya naman masyado. Hindi kasi parang ano lang yan eh, ha? Taga-ulit lang. Ay nako, anyway Attorney Trixie, nakakatuwa, nakakatuwa. Ano kayang sasabihin ni Thinking Binoy? Excited ako. Ano kaya reaction niya? Kasi diyan mo malalaman eh, di ba? Diyan mo talaga malalaman kung anong klaseng kaibigan nga ba? Ewan natin. Ha? Kung anong klaseng karakter ang isang tao, ha? Sa mga pagkakataon na hindi ho sila ang nagkakaroon ng success sa buhay. Alamin natin, ha? Hindi, pero sa bagay, alam mo, President-elect Marcos, makinig ho kayo sa akin. It's a good decision. Kasi mantakin mo, ito lang recently, mamaya pag-usapan natin yan sa Banat by Live. Naku po, antindi ng usapin natin mamaya sa Banat by Live. Pag-uusapan natin, ha? Natag na naman fake news ito si Thinking Pinoy ng isang mainstream media dahil sa fake news na pinalabas niya. Unya! Mamaya, ha? Medyo late lang tayo mamaya. 2 o 2.30 a.m. tayo. Ha? Pasensya na dahil meron ng show ang Mocha Girls. So medyo late ho tayo mamaya. Ha? Anyway, pag-usapan natin. Kaya nga napakagaling ng decision ni Marcos dito eh. Kasi alam naman naglagay siya ng isang purveyor of fake news. 'Di ba? Isang Marites. Oh, di umano. Oh. Purveyor of fake news, di umano. Oh, 'yan ang sinabi ng ano ng mainstream media, oh, 'di ba? Oh, buti na lang din kasi kung hindi talaga masisira ho. Sabi nga sa buhay, merong dalawang bagay sa buhay natin. Oh, totoo ito. Makinig kayo ha. Liability at assets. Oh, di ba? Ibig sabihin, may mga bagay tayong liability, yung talagang walang kapakinabang sa buhay. At yung assets natin, di ba? Oh, yung asawa nyo ba? Asset to ba yung liability? Hindi kasi may mga ganun. Hindi ho ibig sabihin eh, supposedly partner mo, di ba? Asawa mo, minsan nagiging liability pa. Oh, ha? Sa administrasyon ni Marcos, titingnan natin yung mga ina-appoint niya kung liability o asset, di ba? Ito, sa tingin ko, si Attorney Trixie, asset to. Asset ito ng administrasyon ni Marcos. At yung itong si Thinking Binoy, pag ina-appoint to, sigurado ako, ha? Di malamang sa malamang. Ha? Hindi malamang sa malamang. Eh, talagang sa tingin ko ay magiging liability yan. Ha? Ay, anyway, kung siya man may appoint, siguro sa baba na lang siguro. Hindi, antayin pa rin natin, ha? Kasi siyempre, paano magkakabayaran ng utang sa pagsuporta niya, di ba? Kailangan kahit pa paano, merong posisyon yan. Hindi lang natin kung alam kung paano posisyon to, ha? Alam mo naman, di ba? Malay mo lang naman. O, di ba? O, sige.